Matapos mailigtas ang ilang dayuhan sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, dito mga nakarang araw, todo bantay ang mga otoridad sa pasilidad. Kagabi, isa pang lalaking Chinese ang narinig nilang sumisigaw at kanilang ni-rescue mula sa nakandadong gusali. May unang balita si Jamie Santos. Rescue operation ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kasama ang PNP SAF sa nakakandadong gusali sa loob ng illegal Pogo Hub sa Porac, Pampanga kagabi. You ask him if he wants to be rescued and if he wants help from the police. 他们是问，如果是你，你是需要他们警察的帮助，对吗？你需要警察来帮助你，对吗？ Yeah. Sa pagbabantay kasi ng mga taga-SAF, isang lalaking Chinese ang narinig nilang sumisigaw mula sa loob ng gusali. Gamit ang volt cutter, sinira ang kandado ng gusali kung nasaan ang Chinese. Pagpasok, dumiretso patungo sa ika-apat na palapag ang mga otoridad kung saan nakakulong ang lalaki. Sa init sa loob ng gusali, nag-moist ang aming camera. Wala kasing kuryente kung saan nakakulong ang subject ng rescue operations. Sa room number 4, natunto ng Chinese national. Nakitaan siya ng ilang pasa sa katawan. Kasama ang interpreter, kinausap ni Yusek Gilbert Cruz ang ni-rescue. Kwento niya, ilang araw na siyang walang kain. He said he has been detained in this room for more than 10 days. 10 days already. That's why some of the bruises. Sinasaktan din daw siya ng mga nagkulong sa kanya roon. Sir, why did he was beaten up? Why he was beaten up? 他问为什么你会被打? Yeah, yeah. 因为他做杀猪盘的。 然后你不想做，对，因为不想做。然后后来最开始我想走，然后 because he said they are running the scamming business. He doesn't want to involve with the business. He don't want to involve in scamming business. Bababa na po tayo. Ito lang po ang intention natin. Rescue lang po natin siya dahil humihingi po siya ng tulong sa atin. So ngayong na-rescue na po natin siya, ibababa na po natin siya. Bababa po tayo, wala po tayong hawakan, kundi bababa lang po talaga tayo. And then, labas na uli tayo. Matapos maisagawa ang rescue operation, isinakay sa ambulansya ang lalaki para madala sa ospital. Muli ring ikinandado ang gusaling pinasok. Nitong mga nakaraang araw, nailigtas din ang ilang individual sa ibang gusali ng Lucky South 99 Pogo na ni-raid ng PAOK. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung paano patuloy na nakapag-operate ang Pogo Hub kahit walang lisensya. Nananatiling bukas ang GMA Integrated News sa panig ng kumpanya. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News.